Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa
na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labi siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Diyos sa mga nalang usap.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo na sa 40 araw nating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At muli, nawa, lagi kong paalaala, nawa, merong kayong ginagawa pagkaganitong panahon ng Kwaresma. Sana'y naghahanda kayo, tayo, ng inyong mga kaluluwa, ng ating mga kaluluwa. Nag-aayuno, no? Nagtitiis ng gutom, no? Nagkakawang gawa, at lalong higit, nagdadasal. No? Nawa, palalimin ninyo yan. Yan ang paghahanda natin ngayong panahong ito ng Kwaresma. Para pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay at inawit ang papuri sa Diyos, alam mo, merong kang pinaghandaan. Ngayon, sa ating mga pagbasang napakinggan, lalong higit sa mabuting balita, narito ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Isinama ni Jesus sa kanyang pag-akyat sa bundok ang kanyang tatlong alagad. At habang siya'y nagdadasal, nakita ng mga alagad na siya'y nagningning. Siya'y naging puting-puti, bumusilak ang kanyang kasuotan. Siya'y nagbago ng anyo. Nagulat ang mga alagad sapagkat iba ang kanilang nasaksihan. Habang si Jesus ay nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, kapag tayo'y nagdadasal, no? Kapag tayo'y nananalangin, tayo'y nababago. No? Tayo'y nababago. Pag tayo'y nagdadasal, hindi ang binabago natin ay ang isip ng Diyos o ang Diyos. Tayo ang nababago. Kaya, sa pagtagal mo, sa pagdami ng iyong panahon, ng iyong oras sa pagdadasal,
yung marami kang panahong inilalaan sa Diyos, utik-utik, mababago ka. At maraming bagay ang madidiscover ka mula sa Diyos kapag ikaw ay nagdadasal. No? May mga bagay na mababago sa iyo. At yan ay nangyari at nasaksihan ng mga alagad kay Jesus. At kita din natin sa Jesus, siya'y naging puting-puti ang kanyang mukha, no? Naging kinang na kinang. At ating tatanungin, ating pagnilayan, kailan ang isang tao nagiging busilak, hindi lang ang kanyang puso, kundi ang kanyang mukha. Yung para bang siya'y, sabi nga po natin, ay maaliwalas na maaliwalas ang kanyang mukha. At siya'y nagniningning. Kailan yung makikita sa isang tao na siya'y nagniningning? No? Kailan yung mapapansin ng isang tao sa kanyang mukha, siya'y maligaya, siya'y masaya? No? Bigyan kayo ng halimbawa. Tingnan ninyo ang isang diakono na bagong ordeng pari. Yung bagong orden, iba ang kanyang mukha. Siya'y masaya, siya'y maligaya. Nagniningning siya. Tingnan ninyo ang isang bagong kasal. Tingnan ninyo ang kanilang itsura. Masaya. Sila'y nagniningning. Tingnan ninyo ang isang magulang na nakita ang kanyang anak na nagtagumpay. Masayang kanyang mukha. Siya'y nagniningning. Mga minamahal na mga kapatid, kapag ka ang isang tao, ang kanyang puso ay nakapili o nakapag-decide sa kanyang sarili na kahit na alam niya na ang pagdadaanan niya in the future ay mahirap. Ang kanyang journey along the way ay magiging mahirap. Pero siya'y nakapili at nakapag-decide. Siya'y magiging masaya. Yan ang shining moment niya. Kapag ang kanyang puso ay nakapili, nakapag-decide. Yan ang shining moment ng isang tao. Yan ang panahong siya'y masaya. Kahit na ang pagdadaanan niya sa future, alam niya'y may struggle. Alam niya'y may paghihirap. At mapapansin ninyo na kapag ka tama ang kanyang naging pagpili, naging desisyon niya, no? Lumalabas ang husay niya, ang galing niya kapag siya'y dumadaan sa mga pagsubok, kapag siya'y nasa pain, kapag siya'y nasa struggle, lumalabas lalo ang kanyang galing at ang kanyang husay sa kanyang buhay, no? Sapagkat siya'y nag-decide, siya'y nag-desisyon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng desisyong pang magpasawalang hanggan. Definitive ang kanyang desisyon. No? Yan yung shining moment ng isang tao. At tingnan natin ang unang pagbasa. Narito si Abraham. Siya'y sinugo ng Diyos sa isang lugar na hindi naman niya alam. Siya'y saganang sagana na sa lupain kung saan siya'y naroroon. Siya'y mayaman, napakadami ng kanyang mga ari-arian, mga alaga, pero siya'y pinapunta ng Diyos sa isang lugar na ang tawag ay Moriah, no? Pinapunta siya dyan sa isang lugar na hindi naman niya alam. Kailan naging shining moment para kay Abraham noong siya'y
nag-decide na siya'y sumunod sa Diyos na kahit na alam niya, hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. At siya'y pinangakuan ng Diyos. Pinangakuan siya ng Diyos. Alam niya siya'y matanda na walang anak. Magkakameron ka ng anak. Nasing daami ng bituin at ng buhangin sa dagat. Pero, kita natin, nung siya'y pagkalooban ng Diyos ng anak, anong ginawa ng Diyos? Anong sabi sa kanya? Ialay mo ang iyong kaisa-isang ang anak. Gawin siyang holocaust. Ano? Iaalay. Ibig sabihin, susunugin. Kita ninyo ang shining moment ni Abraham. Nung i-give up niya yung something na precious sa kanya, yung kanyang pinakamamahal, i-give up niya, ibinigay sa Diyos. Masakit yon para sa isang ama na isuko mo, na ibigay mo ang iyong kaisa-isahang anak. Napakasakit nun. At iyo pang susunugin at iaalay mo. Pero para kay Abraham, ang kanyang focus ay hindi lang doon sa kanyang anak, doon sa regalo ng Diyos na ipinangako sa kanya. Saan siya nakapokus? Doon sa giver ng gift. Sapagkat alam niya na itong nagbigay ng dakilang regalo sa kanya, siya ang pagmumulan ng lahat, source of blessing. Kaya isinuko niya yung kanyang anak sa Diyos. Isinurrender niya. Sapagkat ang kanyang focus ay hindi lamang doon sa gift, kundi sa giver ng gift, ang Diyos. Anong nangyari nung isurrender niya? No? Nung isuko niya sa Diyos. Sapagkat alam niya, anumang bagay na isinuko mo sa Diyos, kahit pa yay para sa iyo'y precious, pinakamamahal mo, pag yan ay sa Diyos mo isinuko at ipinagkaloob, walang talo sa iyo. Hindi ka mawawalan dahil ang pinagbigyan mo ay ang source ng lahat ng blessing at ng pagpapala. Yun ang nagpaningning kay Abraham. Sapagkat siya sa kaibuturan ng kanyang puso, nagdesisyon siya at sumunod sa Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Napakahalaga sa isang tao, ano, na ikaw ay makapag-decide para sa iyong sarili at para sa Diyos. Para makalaya ka sa iyong lugar na kinalatayuan ngayon, kung ikay pauli-uli ngayon sa buhay mo, hindi mo maintindihan ang iyong gagawin, no? Kita natin ang pagbasa, no? Nagliwanag, nagbago ang buhay nung isuko ang lahat sa Diyos. Kita ninyo yung tatlong alagad. Nung makita nilang si Jesus ay nandoon, no? Nagbagong anyo. Yung tatlo'y nagbago ang pananaw sa buhay. At sabi ni Jesus, ano? Sabi ni Jesus, huwag niyong sasabihin niyang kanino man. Sapagkat pagbaba nila sa Jerusalem, alam na mangyayari. Ipinakita ng Diyos sa kanya, ito, sa kanyang mga alagad, itong pagbabagong anyo niya, itong shining moment ni Jesus. Sapagkat yun ang kanilang tatandaan. Sapagkat pagbaba nila, nandun na ang hirap, ang sakripisyo, ang pagitiis, ang kamatayan. Kaya ipinakita sa tatlo ang glimpse of heaven ni Jesus. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, pwede din nating pagnilayan inyong tandaan sa inyong buhay. Ano yung bagay na talagang alam mo na ikaw ay ito yung shining moment mo. Ito yung babalikan mo kapag ka bumaba ka sa bundok na ito.
yung alam mo dadaan ka na sa struggle at mga pagsubok at paghihirap, dapat meron kang babalikan. At yan ang ipinakita ni Jesus sa mga alagad. Ipinakita na agad sa kanya ang glimpse of heaven, kung ano ang langit. Sapagkat para ang tatlong alagad, hindi sumuko sa kanilang pagdadaan ng hirap, pagsubok, mga sakripisyo, at kahit kamatayan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa panahong ito ng Kwaresma, tayo higit na dapat manalangin sa ating Amang nasa langit. Hingi natin na sa Kanyang ang mga biyayang ibubunga ng pag-aalay ni Kristo sa Kanyang kamatayan sa krus. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang kaningningan at kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo ay patuloy na maipahayag ng lahat ng kaanib ng simbahang Katolika at maakay nawa ng mga hinirang na tagapamuno rito, ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa tunay na diwa ng paghahanda sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang kaningningan dulot ng pagbabagong anyo ni Kristo ang tumanglaw nawa sa mga bansa sa buong daigdig at sa tuwi na'y magdulot ito ng ganap na kapayapaan sa buong sanlibutan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang tanglaw ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus ay magbigay nawa ng liwanag at magpagaan sa mga paghihirap ng mga dukhang kapwa, magpagaling sa mga may karamdaman, aliwin ang mga nagdurusa, at bigyang pag-asa ang mga pinanghihinanaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pagbabagong anyo ni Kristo ay makita nawa sa pamumuhay ng lahat ng angkan sa ating pamayanan at pagharian nawa tayo ng tunay na kababaang loob, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahayag ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Natin ang Ama namin. Ama namin sa nasa langit ka, sambahin ang alam mo. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa libutan, mahal.
Kung kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may pagkalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karigtaan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa.
sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ika-apat, narito po sa atin ngayon ang mga tagaparokya at dambanan ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikalima, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng masiliyasyon at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangupisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikapito, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024 para sa mga nagnanais sumama. Kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga daasalan, mga langis, mga rab na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino man ang namamatay para sa sarili.